Okay, sir. Hello. Good afternoon. Okay, so let's continue lang natin yung discussion natin regarding sa looping or tinatawag natin repetition or iteration. Okay, so pag sinabing looping, review lang natin na uulitin ng ilang beses yung given output or a given program. Okay? So depende kung ilang beses natin pa ikutin, kung ilang beses babalik yung program natin. So sa looping meron tayong actually apat eh. Pero kung sumayin tatlo lang siya, we have the while loop, we have the do while loop, we have the for loop. Yung pang-apat kasi we have the nested for loop. Okay, pero basically for loop pa rin naman siya, which is nested nga lang. Okay? So bago tayo dumako sa for loop, review muna natin what is while loop, do while loop, tsaka meron tayong break, tsaka yung continuous sinabi natin. So ngayon, example ko sa inyo, using break and continue. Okay. So ang pinagkaiba ng while sa do while, sa while statement, gagawin muna is i-check muna yung condition bago gawin yung statement. Okay? So yung sa while loop. So statement muna, katulad nakita nyo dito, so gagawin muna yung statement bago yung laman nung condition. Bago yung statement natin, ito, expression yan. Tapos, ito yung print out. Okay, which is yung naman ng while. So ito yung while. Ito yung condition o expression na kailangan i-meet. Okay. Then ito yung ipiprint ng condition natin. Okay. So lagi ang kasama sa while loop, may tinatawag tayong increment. Okay. Ang purpose ng increment at decrement is parang magkaroon ng plus. Yeah, increment. Decrement, yan. Pag sabi increment, plus 1. Decrement, minus 1. Kung gusto natin mag-increase yung output natin, kailangan natin gumamit ng increment. Pag decrease naman, decrement. Pag makita kayo ng plus plus, ibig sabihin, increase 1. Minus minus, decrease of 1. So yun yung mga kailangan din natin kasi for the statement. Okay? Laging kasama yung increment na to. Yung mga nakikita nyo na yan. Para ma-meet lang natin yung condition. Ito yung ginagamit yung increment na yan o decrement para ma-meet yung condition sa loob ng expression natin na while. Okay, ulitin natin. While, gagawin muna yung condition bago yung statement. So sa do while naman is opposite naman. Gagawin muna yung statement bago yung condition. Okay? So sa do while, papasin nyo, gagawin muna yung code bago yung condition. Nakikita dyan sabi. Nakita nyo dito, ayan, we have do yung statement muna bago yung condition. Kanina, sa while, condition muna bago statement. Sa do while, statement muna bago condition. Ibig sabihin, magkakaroon muna ng isang printout bago yung condition. Kasi meron kang do. Sa while, check muna yung condition bago siya mag-print. Okay? Pero sa do while, magpiprint muna siya bago niya i-check yung condition. Okay? So yan yung while. Pinagkaiba ng while sa do while. Okay? So nireview ko lang yung topic natin last week. Okay? So sa paggamit ng while at do while, meron din tayong pwedeng gumamit na tawag na break and continue statement. Okay? Sabi dito, break and continue alter the flow of control. Which means, when the break statement execute in a repetition structure, it immediately exit. Ibig sabihin, kapag nakita na yung kailangan dun sa loob ng statement, automatically, pag may break, tatapusin niya na. Okay? Pero kapag continue, kapag nakita na yung kailangan, i-jump niya lang yon o ikakansan niya lang yung condition na yun, then pupusin pa rin siya sa next instruction. Yun yung pinagkaiba ng break sa continue. It skip remaining statement and proceed with the next iteration of the loop. Ibig sabihin, kapag continue, puputuloy niya lang yung condition pero tutuloy pa rin siya. O puputuloy niya yung statement tapos tuloy-tuloy pa rin siya. Sa break, pag nakita yung condition na hinihingi, automatically
i-exit niya na agad yung program. Okay, so sige, sample natin para maintindihan yung pinagkaiba ng break sa continue. Okay, let's start with break. Okay, so meron tayong, sige, INT. So lagi may initialization tayo, zero. So ang purpose sa initialization, ibig sabihin kung saan magsisimula yung value natin. Yung initialization, nasa inyo naman yun eh. Halimbawa, mag-display tayo ng number. Gusto natin ang number natin lagi magsisimula sa 1. So initialization or starting number nyo should be 1. Kung gusto nyo naman, lahat ng number nyo always start with 0. So initialization natin ay 0. Okay? So kahit anong number initialization, pwede kayo magsimula sa 10, sa 20, sa 30. So depende yan. Nasa inyo naman yan kung anong klaseng initialization or starting point yung kailangan natin. See out. Pre-print daw si I. Slash I. Plus I plus plus. So increment yan. Ibig sabihin, para mag-increase yung 0, magkaroon ng 0, 1, 2, 3, 4, 5. Yun ang purpose ng increment. Okay? So sabi dito may condition. If I is equal to 4, break. Ibig sabihin, kapag tumungtong siya sa 4, automatically, i-exit niya na yung program. Simulan natin. 10, 23, 20, 23, break. Yan. So, ang ginagawa dito, initialization tayo. Nagsisimula tayo sa 0 o starting point o any number depending kung gusto nyo. Then we have while, then we have yung condition o expression. Na i-i, i-compare siya hanggang less than 20. Tapos meron tayo condition, see out, i, ipiprint yung i plus plus, increment para mag-increase yung 0, maging 1, 2, 3, or so on. Pero may condition tayo, if I is equal to 4, it will break. Okay, ano sabi dito sa break? When the break statement execute in a repetition structure, it immediately exit. So, tignan natin. So, nakasave na siya. So, execute. So, mapapansin nyo, 0, initialization natin is 0. Ayun. 0, 1, 2, 3. E kaso nag-condition tayo na 4, if I is equal to 4, it will break. Sabi sa break, when the break statement execute in repetition, it immediately exit. So automatically, nag-exit yung program natin. Okay? Yan. So, yun ibig sabihin na if I equal to 4. So, yung nag-4 na, tinapos niya agad yung program kahit yung condition natin na kailangan siya i-print hanggang 20. E kaso naglagay ka dito ng break, automatically, tinapos niya yung 4. Okay, so try natin naman kapag continue. So, ano pinagkaiba? Okay, so tinuloy niya lang, di ba? So pinit out niya lang. Okay. Kaya nalagay doon, if I equal to 4, continue. So continue niya lang, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hanggang 19, but 19 kasi less than 20. Okay, so yun yung pinagkaiba ng break sa continue. Kung nalagay natin dito break, kapag nasa 4 na daw, tatapusin niya agad yung program. So ito yung sa 20, di ba? Ay sa continue. Ayan yun sa break. Kung makikita nyo yung pinagkaiba. Ito yung break, 0, 1, 2, 3. Ito yung continue, 0 to 19. Okay? Yun yung pinagkaiba ng break sa continue. Okay? Nag-gets po ba yung pinagkaiba ng break sa continue? Yes, sir. Sample pa tayo.
past. Okay. So ito yung sample na kung saan may meron tayong divisible by 5, ayun, x is modulus 5. Ibig sabihin niya, yung mga divisible by 5 yan is equal to 0, 0. The break statement is executed this statement, then exit the loop. So pag lahat daw ng divisible by 5, yeah, ano niya, okay. Tx, y, 2, okay. So, papansin nyo, nung nag-input lang ako ng 6 na any value, continuous lang siya. Pero kapag nag-input ka ng number divisible by 5, automatically, it will end. Yun, meron siyang by kasi input ko 5. Okay? Sabihin, lahat ng number divisible by 5, automatically, it will exit. Ayan, the value of x is 30, which is 30 divisible by 5. So, nag-by siya. Okay? So, pag 48, so kung okay lang, about 67, 14, 3, 1, 0. Okay? But 0, by pa rin siya ayun. X divisible by 5, ang modulus 5 equal to 0. So, pag 0 pa rin, automatically it will buy. So, okay? So, yun yung break. Okay? So, yun yung break tsaka continue. Pag ano lang, break, automatically it will end the program. Okay? I-end niya lang agad yung program din. Yun na yun. Pag ano naman, kapag continue, so sigabihin natin same na lang din ito. Kung saan po naman po continue natin. So ito naman pag sabihin natin pag mga divisible by 3 naman. So pag mga divisible by 3, ano yung mga divisible by 3? Okay. So, initialization lang tayo dito is negative 1. Kahit anong value naman sabi natin, what will be initialization, wala lang pong problema, di ba? Yung initialization na what will be our starting point. Okay? So, what the starting point is negative 1. Then, condition while I less than or equal to 25. Then, we have the increment, I plus plus. Ibig sabihin, increment, para mag-increase lang yung initialization natin. Yun ang purpose ng increment, okay? Then, we have the condition, if I modulus 3, so ibig sabihin modulus 3 divisible by 3, or equal to 0, it will continue, yan, then po so, ano niya, print out niya, we have the C out then, this will return 0. Kulang siya may colon. So papansin nyo, 1, 2, 4, 5, 7, 8. So, tinanggal niya lahat ng ano, lahat ng walang 3, wala tayong 3. Walang 3, walang 6, walang 9, walang 12. Okay? Lahat ng balong divisible by 3. Diba? Tinanggal niya lang pero nag-continue tayo. Doon kanina sa break, diba? Pansin nyo, kinancel out niya agad. Lahat. Ika-cancel out natin yung lahat ng divisible by 5. Okay? Dito, kinancel out niya yung lahat ng divisible by 3 pero continue pa rin siya. Okay, kaya tinawag na continue, di ba? So continue i-exit tawag dito, i-jump na o i-skip niya yung condition na yon, hindi i-print yung condition na yun, pero continuous pa rin siya. Okay? So
So, yan yung sa break and continue. Okay, so now, we're gonna discuss the third example. So, naintindihan po ba yung break sa continue, ha? So, pag-break, when the statement execute and the repetition structure, it immediately exit. Kapag continue, sabi, when executing the loop, it skips remaining statement and proceed within the next iteration of the loop. So sabi natin, ika-cancel niya daw lahat ng divisible by 3 tsaka 0. Cancel niya divisible by 3 at tsaka 0, kaya negative 1 dito. Initialization natin negative 1. Kinancel niya yung 0 tsaka negative 3, pero continue pa rin niya yung program. Okay? So now, ang topic natin is all about for loop. Okay? So pag sinabing for loop, so for loop. So the general form of for loop or for statement is we have the for initial statement. So initial statement, sabi natin, ito initialization na, what will be the starting value? So saan tayo magsisimula? Sabi natin, any number yan. Pwede kayo magsimula sa negative, sa 0, sa 1, sa 10, sa 20. Yan. Then we have the loop condition. Ano yung loop condition? Expression natin kanina. Yung mga greater than equal to gitong number or equal sa gitong number, yun yung loop condition. Then we have the update statement. Ano yung update statement? Halimbawa, ito yung mga i++. Yan, yun yung minus. O kaya yung i plus equal ganito. Yan, yun ibig sabihin ng update statement. Yung parang ano natin kanina, yung sa ibig sabihin, para mag-increase lang yung value. So, ganito yung setup natin. We have the for, the initial statement. So, we have the loop condition and the update. Okay? So, parang papasin natin dito, pinagsama lang natin yung while tsaka do while, nilagay lang natin sa isang line. Diba? Sa while, may initial statement. Sa while tsaka sa do while, may initial statement ka. Sa while tsaka do while, may loop condition ka rin. Sa while tsaka do while, meron kang update statement. Okay, then syempre we have opening close parenthesis, then kung ano yung ipiprint natin. So, dito o, papakita ko sa inyo naman yung sample. Okay? So, parang ganito siya, pag for loop, we have magsisimula siya with your initialization. Okay, pag sabi initialization, what will be the starting point? For example, initialization natin is i is equal to 0. Ibig sabihin, magsisimula yung value natin sa 0. Then, iti-check dun sa condition. Okay? Then, pag check yung condition, sabi yung condition natin, i less than or equal to 25. Yan. Tapos, kapag true, ipiprint niya yung laman ng statement. Then, pag print ang laman yung statement, i-update niya yung counter. Ano yung counter kanina? Yung mga increment natin. Increment, decrement, kung magpa-plus-plus ba siya, minus-minus, o plus ganito sa ganyan. Yun, yun yung update counter. Okay? So, initialization, what will be the starting value? Then, initialization, i-check yung condition. Kapag tama yung condition, i-print niya yung loob ng statement. Okay? I-print niya yung loob ng statement. Tapos, tsaka niya i-update yung counter. Yung counter natin, yung mga plus-plus yan ha. Plus-plus, minus-minus, plus-equals, yan yung tinatawag natin counter. Okay? So para maintindihan, we have mga samples dito. Okay, sabi dito, the initial statement execute, the loop condition evaluated. If the loop condition evaluates to be true, i-execute niya yung loop statement. Okay? Para ito yung kanina. Okay, so para, sige, let's sample natin para mas maintindihan what is. Okay muna tayo para hindi na tayo. Okay.
So, syempre, always start tayo with headings. Yan. Di ba? Syempre, kailangan natin ng variable declaration. We have the int none, tsaka i. Then, syempre, kung ano yung mga instruction na gusto natin. We have cout, for example. Enter a number. For example, magpiprint siya ng any number. Depende dun sa condition natin. O depende kung saan gusto magsisimula yung number. We have your number. Then, syempre, for. Instruction natin, for. Paglalagay kayo ng initialization, initialization natin, what will be your starting value? Starting value, kahit ano yung gusto natin. Sabihin natin, yung number natin, yung printout natin, magsisimula sa 1. Sabalo, 1, 2, 3, 4, 5. Kung 0 yan, magsisimula siya sa 0, 1, 2, 3, 4. So, ano so forth. Syempre, then we have your condition. I, less than equal to num. Yeah, yan yung condition. Yan. Semicolon pala dito. Ah. Semicolon yan. Saving dito. There we have the semicolon. Then, syempre, kailangan natin ng increment o yung counter upbeat. Yung tawag, ayan o. Oh. We have the upbeat counter. O, ayan o. Oh. O yung upbeat statement. So, yan. So, kailangan ng, ang purpose niyan, di ba sabi natin, yung mga upbeat na yan, para mag-increase lang yung value initialization. Kasi kung wala tayong upbeat counter, paano mag-increase yung 1? At paano siya may co-compare dun sa condition natin? So, yun ang purpose ng mga counter na tinatawag o upbeat statement. Okay? Siyempre, for example, I++. I++. And, siyempre, kani-add ko na yung preprint niya. Siyempre, for example, print lang si I. Slash n, ibig sabihin new line pa para bubaba lang siya. Siyempre, always end your program with return 0. Siyempre, close. Then, siyempre, save muna natin. So, 10, 23, 4. Then, siyempre, execute. So, ngayon, mag-input tayo ng number. Then yung number na in-input natin, i-compare dun kay I. Okay? Ibig sabihin, kung ano in-input natin number, yun yung i-display niya. Mag-display siya na any number starting from 1 tapos kung hanggang kung ano yung in-input natin. Diba, mag-input tayo ng 100, i-display niya 1 to 100. So, yun. I-display niya 1, 2, 3, 4, 5. Bakit 2 nagsimula kasi initialization natin dito ay 1. So, gawin natin, for example, gawin natin 10. Execute. Siyempre dahil 10 ka magsisimula, siyempre taasan natin yung number. Example 20. So napansin nyo, we have 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So yun yung initialization na tinatawag. Okay? So initialization means what is your starting value? Then condition natin, ayun. Then upbeat counter. So siyempre, I++. So magiging 10 plus 1 is 11. So 11 ko compare kay num true pa rin so print. So hanggang equivalent equal na siya dun kay num. Yun din kay 4. Okay? So initialization, the condition, then yung increment. Okay? So sige, sample pa tayo para mas lalo maintindihan. So, kunyari, magpago tayo ng program. Program that will print all natural number. Natural number yung mga 1, 2, 3, 4, 5. Mga yan. Natural number yung mga... Siyempre, we have always initialization. Variable declaration. Have your cout, for example. Bawa find
first 10 natural numbers. Print naman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. See out. Display nyo lang yung mga in-input natin. Siyempre, we have your 4. Then, anong content natin? We have your initialization. Initialization natin is I. What will be your starting value? So, character naman yan, starting value. Then, we have your semicolon. Then, we have the I less than or equal to 10. So, di-display lang naman siya ng 10 numbers. So, ayan. Kaya, in declaration natin is 10. Then, syempre, counter, increment. Then, we have the cout. So, cout nyo, bahala na lang naman kayo kung ano gusto nyo content for the cout. Then, we have your return 0. Sir, semicolon po sa A. Column A. Ay, row A. Ayon ayun sa A. Okay, thank you. Yeah. Receive 10. Okay, so mga pipent lang ngayon mga natural number. Yung first natural number natin, ibig sabihin 1 to 10. Okay. So dito kanina, i-compare nyo yung value dun sa input natin. So dito naman is ikaw lang, lalagay mo na kung ano yung gusto mong ano, kung hanggang ilan lang yung ipiprint natin value. Okay? So dahil hanggang 10 lang gusto natin i-print, so lalagay mo dyan is hanggang 10 lang. Then, huwag kakalimutan lagi yung initialization na hindi pwede mawala yung initialization tsaka yung count. Yeah. Papanit niya lang yung first 10 numbers. So the first 10 numbers are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So yun lang. Papanit niya lang yung value. So we have the 4. Patanda, we have your initialization. What will be your starting value? Then, kung hanggang saan yung gusto mong i-display. Ayan. Then, increment. Bawa, kung gusto mo naman siya i-add, ganyan lang naman. So, pag mag-add naman tayo, syempre, dadagdagan mo lang. So, pag mag-add, kailangan mo natin, but may sum equal to 0 kasi wala pa naman tayong value for the sum. Kaya, initialization muna natin ay 0. Kaya, mag-ingyari, sum plus I. Ibig sabihin, 0 plus 1, kaya may initialization natin dito. Kasi pag wala kayo initialization for the sum, saan mo siya i-add agad? So wala ka pa tayo i-add na value. Kaya lagi, kapag magsasum tayo ng number, kailangan ang initialization for the sum is 0. Para automatically, pag nilaran yung program, doon sa formula mo na sum equal to sum plus 1, may value agad na sum is 0 plus. So ito, ipiprint niya yung 1 to 10, tapos kukunin niya yung sum o i-add niya lang yung value. So ito natin. So 1 to 2, hindi niya ito. Sum is equal to, ay, sorry. I, but 1 pa sila yung I, yan. So, compile. So, yun. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapos, sum is 55. So, inag niya lang yung 1 to 10, which is equivalent to 5. So,
Yeah, so the first then natural number, which is, yeah, yan niya lang with sum 55. So inad niya lang yung 1 to 10. Okay? So, yun lang. So inad niya from ilan? From 1 to 10. Okay? So kung ito naman, for example, lalagyan mo naman siya ng sum, ganun lang din. Kung gusto mo i-add, kung gusto mo mag-add ng mga numbers, so, ito naman kung gusto mo i-add yung mga in-input ng numbers, so ganun lang din naman. Yeah, so, may sum tayo. Yeah. So, team, INT, NUM, and so, isasum na lahat ng in-input natin. We have the NUM numbers. Ayan. So, pag ibig sabihin ng NUM, tayo mag-i-input kung anong number. Okay? Okay. Taba lang ang initialization. So yun, in-add niya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tapos sum, 55. Yun. So yun ang purpose ng NUM. Dito, hindi tayo nag-declare kung saan mo siya i-compare. Dito, ipiprint out niya depende kung ilan yung in-input natin doon sa NUM. Dito kanina sa 4, hanggang 10 lang, diba? So same lang dito. So dito, hanggang 10 lang, ma-display niya. Dito, sa NUM, ipiprint niya, i-ikot siya, depende kung ilan in-input natin na value. So, pag in-input natin, for example, yan. So, enter a number, 100. So, i-display niya, 1 to 100, ayun. 1, 2, 3, 4, 5. Umikot siya ng up to 100. Tapos, in-add niya yung total ng 1 to 100. Which is, sa 4 lang natin siya na 4. I is equivalent to I is equal to 1, initialization is 1, I is less than equal to NUM, or kinumpare siya dun sa value. Then we have your counter. Okay? So, susundan po ba yung paggamit ng for loop? Yes, sir. So, tatandaan sa for loop pa, hindi mawawala yung initialization. Initialization, what is the starting value? So the starting value nasa inyo yan, depende sa inyo kung saan nyo gusto magsimula o depende naman sa program kung ano yung sinasabi dun sa program na saan magsisimula. Okay? So, initialization yun. Then condition, lagi naman ang condition is greater than, less than, or equal to. Yun. Then we have the counter. So yung counter loop is either may addition ka dyan o kaya may factorial which is may mga plus-plus ka na o minus-minus. So, depende naman yun sa program natin. Okay? So, sige, example pa. So, for example naman, kukunin natin yung factorial of a number. Ibig sabihin ng factorial, yung i-multiply mo siya naman. Okay? So, we have enter a number. So we have the initialization. Okay. So enter a number, we have the C NUM. Then, see out ng mga siya para bumaba lang. Okay. Which is, so dito, pwede rin kayong maglagay ng INT. So, kasi kung mag-define pa kayo ng mga variable dyan, so wala namang problema. So, pwede ka rin maglagay ng INT dyan. O pwede ka rin maglagay ng data types, ika nga.
So factorial, may sabihin 1 times, 2 times, 3 times, 4 times, 5, depende kung ilan in-input natin value, hindi may sabihin ng factorial. Kung pala input kayo ng 5, times sa 1 times 2 times 3 times 4 times 5. Kaya naglagay pa tayo ng another variable na a. Itong num1, ibig sabihin yan yung number na i-multiply niya kung hanggang saan number yung multiply niya. Then, itong int a na yan para malaman lang kung anong variable saan siya i-multiply. Kaya meron dyan int a is equivalent to 1. Kaya meron tayong factorial na starting 0 is 1. Starting value is 1. So see? Last bullet.